Isang isla na hugis puso ang matatagpuan sa pinakagitnang bahagi ng bansa na tinuguri ang Heart of the Philippines. Ang isla ng Marinduque. Sagana sa mga likasyaman na magpapakilig sa mga biyero. Lots of fishes for sure. Super rich corals. Meron din pinagmamalaking pagkain na mahal na mahal ng mga lokal. Malasa talaga, malutong tsaka masarap. Subukan naman natin yung, I'm guessing this is pork ribs. Ito yung barbecue na may halong kakao. Boosh! Sarap! At syempre, hindi mawawala yung kurot sa puso na bonus sa bawat biyahe. Nakakapag-provide tayo ng libreng gamot doon sa mga taong hindi afford yung mga gamot nila. It's giving sa Marinduque Biyaheros. Sinasabing ang kusina ang puso ng isang bahay. Samantala, ang puso ng bayan ang palengke. Alamin natin kung bakit napakaraming pagkain gawa sa root crops ang matatagpuan sa palengke ng bayan ng Turihos. Hindi ako solo, Biyaheros. Meron akong kasamang lokal. Walang LC dito. LC? Anong LC? LC is Laway Conscious. Laway! Archie Larga po. I am a content creator, a registered pharmacist, and a loving son. Loving son? Ala! Isang pharmacist na namimigay ng gamot. Diyan nakilala si Archie online. So yung usual na content na ginagawa ko is yung buhay ko sa butika. So bilang isang pharmacist, I use my platform para maka-educate sa mga tao at ma-inform sila kung paano gamitin yung mga gamot nila, kung paano tamang ano yung mga gamot na pwede nilang inumin kapag meron silang nararamdaman. Bukod sa informative content, kinagigiliwan din ng netizens ang kulitan nila ng kanyang nanay. Nay! Nay! Pupunta lang ako sa bayan, ha? Sa bayan na diyan na ang malapit lang sa palengke at ako'y makaila ko ng ano kakanin. Bayan yun? Ano bayan? Basta, huwag ka mag-alala. May nakrave lang ako ng mga kakanin, bayan, ha? Huwag ka mag-alala. Mag-massage ka lang dyan, ha? Ako lang bahala sa'yo. Pasalubungan na lang. Mabalik ako. Bye-bye! Saan to yung bayan mapunta yun? Dito pala ang punta ni Archie sa pamilihang bayan ng Turihos. Na ilang bayan din ang pagitan mula sa kanila. Noyo! Patok dito ang mga pagkain na gawa sa root crops. Siyempre, sama tayo riyan. Welcome po sa public market ng Turihos! Ayoy, salamat! Ano ba yung titikman natin ngayon dito sa market ng Turihos? So, i-introduce ko lang po kayo sa ilang mga delicacies namin dito sa Marinduque. So, okay. Dito ka, medyo may mga pag-anon tayo. Gusto ko yung mga ganyan, wa. For the hype, nagugutom na ba kayo? Alam mo, kahit hindi ako nagugutom, gutom ako. Okay, so gutom, yes, gutom ito ako. Ito po yung ilan sa mga delicacies, ang mga root crops namin dito sa Marinduque. Okay. So, meron po tayo dito nung cassava flat. Cassava flat. So, gusto niyo po ba tikman to? Yes, please. Para siyang uubi, no? Pa-order po! Ayan. Tikman na natin! Ay, nandami energy. Nandami energy na ito! Sorry po. Wala pang kape to, ha? Wala kang mga kape niyan. Ayan. Sige kayo muna, ah, Sir Drew. Sige. Nay, salamat po, ha. Salamat, okay. Salamat. Okay. Ang sarap! Diba? Thank you. Nay! Meron okay. Din tayo dito, another root crop din po is, ang tawag naman dito Tinuntun. Is sinaludsod. Ay, mali. Sinudsod. Sinaludsod. Sinaludsod. Yes. Inaahon siya, di ba ginaganon? Yes, sinasaludsod. Oh. Ah, so yun yung ano, parang yung action ba? Yeah, way to extract the this thing dun sa pinaglutuan niya. Sinasaludsod. Yun! Galing. Ano po na sa loob nito? Nirundan siya, pero hinaloan na siya ng binginyog. Binginyog. Yung binginyog talaga yung parang highlight of the sinaludsod. So parang isang word na ginawa nyo na yung bingi na nyog. Binginyog. Binginyog. Kung bagay ba tawag na yung gumaan, alanganin. Alanganin. Alanganin siyang panggata, alanganin siyang buko. So parang po siyang pancake ba? Yeah. Or crepe na ikot-ikot. Yeah. Pero gawa lang siya doon sa binginyog. Ang galing! Ang sarap ng texture, chewy, hindi masyado matamis. At parang sinabi niyo po, sakto kapag meron kayong matamis na bao. Speaking of matamis na bao. Matamis na bao. Gusto niyo ba ng matamis na bao? Subukan natin. Let's go! Follow me, guys! Dito naman tayo, Sir Drew. Okay. Ito yung sinasabi ko sa iyo na matamis na bao. Sampililok. Sampililok. Ano ay matamis na bao? Niluluto sa gata. Binuksan ko na. Saan mo na? Magkano po yung ganyan, ay? 100. 100 din lang. 100! Go, tikman natin.
Wow. Mas masarap. Kasi di ba wala siya masyadong tamis? Pero because of this, sa pinilok, mas tumamis siya at mas nagkalasa. Pero, kasi yung ano tatay ko growing up, hindi naman sila ganun kayaman. So during Christmas, ang ginagawa nila, ito na lang yung hinahanda nila. So growing up, sabi nung tatay ko, pag mag-iisip ng mga ihahanda tuwing Christmas, sabi niya, okay lang kahit may suman, masaya na ako. Tama. And yun din, sa mga bukid-bukid, kapag wala silang mabigay sa kapitbahay nila na ibang ulam or ibang regalo, yung suman yung pinapangregalo nila. Which is a good gesture din na kahit wala ka sa buhay, makapagbigay ka man lang sa kapwa mo, kahit suman man lang, nakakatabanan ng puso. Tama. So yan, best paired win din siya with sampilino. Ay, oo nga. What can you say? Is it giving? It's very giving, like Christmas. It really is giving. Literal. Katulad ni Archie na naging mission na ang pamimigay ng gamot sa mga nangangailangan. Sa dulong na rin ang kanyang mga taga-suporta. Meron akong parang advocacy na ginagawa. Maraming donations actually. Umabot siya ng, so your last 2022, nung nag-start ako, nung nag-accounting ako, around 300,000 at the end of 2022. 4 times kaming binagyo na sunod-sunod talaga. Maano ba naman yung magbigay ako ng mga relief goods? Ginamit ko lang yung funds na galing sa mga donations para makapagbigay ng tulong or ayuda doon sa mga taong nasalanta ng bagyo. Initiative ko na lang siya na kahit sa maliit na paraan, makatulong ka sa inyong community. Si Archie from Marinduque, na heart of the Philippines, isang content creator with a heart din. Ang aming lalawigan na idaanin ng mga bagyo. Normally, kapag dumadaan ng truck ng bagyo ay dadaan ng Bicol region, malaki ang tsansa o posibilidad ng bagyo ay dumaan sa aming lalawigan. Julina, Paeng, Rolly, at Tisoy, ilan lang ito sa mga bagyong tumama sa isla. Ang bumuhay sa mga maumaya na Marinduque, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga liblib na pook at mga rural areas, ay ang mga pagkain at pananim na binubungkal sa ilalim ng lupa. Dahil hindi maiiwasan ang pagtama ng bagyo sa probinsya, nag-isip ang mga lokal ng produktong kayang makipagsabayan sa bagyo. Mula sa naging pag-aaral, napag-alaman ng typhoon resilient ang mga puno ng kakao. Hindi kataasan at sakto lang ang laki, kaya hindi madaling mabunot ang ugat. Hindi rin ito madaling namamatay. Strong yearn! Kaya parami na parami ang nagtatanim ng kakao sa probinsya at isa na ito sa mga isinusulong na maging pangunahing produkto sa probinsya. Kasama na rito si Kuya Fred na magsasaka na ng kakao simula 2017. Ano po dyan yung kinakain ito? Oh, ito po, sir. Yung... Ito mismo? O yung buto mismo. Para malasahan niyo po, yan ay merong kamatangis. Parang candy. Sarap din siya, no? May matamis. May tamis asin. Pero ito yung kinukuha niyo para gawing tsokolate, no? Siya na po yan. Yan na po. Bukod pa dito, ito po ginagamit pa po, hindi na? Ito po pwede naman natin. Kaya lang, hindi pa po kami nakagawa dito. Ang ideya ng pagtatanim ng mga puno ng kakao galing sa may-ari mismo ng farm na ito. Si Donna at ang kanyang asawang si Lenly. Binuo nila ang Island Harvest kung saan matatagpuan ang panuluyan o local version nila ng bed and breakfast, pati na rin ang kanilang abaka at cacao farm. Pasok ito para sa mga solo bihero na naghahanap ng me time o nais maranasan ng tinatawag na farm living kasama ang pamilya. Ibinibida rin nila ang mga produkto nilang cacao with a twist. Pero bago ko raw matikman yan, may isa pang twist. Kailangan ko raw magsalita a la Gen Z habang kumakain. Of course, always G naman ang Tito Drew nyo. First dish, ito yung barbecue na may halong kakao. Boogs! Sarap. Subukan naman natin yung, I'm guessing this is pork ribs. So that there's that savory taste. At the same time, may motorcycle na dumadaan. I mean, that's perf. BRB, TDL, tricycle dumadaan lang. Sorry, I think there's that savory taste from the barbecue at the same time, yung... Wala naman nakatingin, no? Uy, may bobo pa. Bitterness ng chocolate at the same time, meron siyang asim. So the sauce, which is the cacao sauce, is mixed with not just the cacao nibs and cacao, but also vinegar. Doon ang nagagaling yung sour taste. But it blends well. It's perfect. Leche flan with cacao.
Sobrang kabog na lasa to. Itong klaseng chocolate leche flan na creamy, meron siyang aftertaste na gata. So I'm not sure kung hinaluan siya ng coconut milk. I mean, it's so giving, like, di mo, yung sun ngayon nag-open up dahil parang eureka moment, mga besh. Oh my God, it's so good! My God, it's been a while since we've featured panghimagas na ganito kasarap. Promise you, it's so good. Dahil sa panuluyan, abaka at cacao farm ni Donna Lenly, maraming local farmers at mga pamilya nila ang natutulungan ng mag-asawa. Talagang pangarap namin na igugol ang aming nalalabing oras para sa pagtulong sa aming kapwa. For my husband, dahil talagang tubong marinduke siya, gusto niyang ibalik yung kabutihang yon. Talagang ang gusto ko'y makatulong sa mga kababaihan at kanilang mga anak na iangat sila tulad ng nangyari sa akin. Meron na silang mga sarili-sariling taniman ng kakao. So dagdag kita na sila dahil meron ng kooperatiba din na bumibili ng kanilang mga pananim, ng kanilang ani at gumagawa ng tsokolate at tuloy kamay-ari sila doon at dahil doon may kabahagi rin sila sa kita ng kooperatiba na nagproproseso ng kanilang mga ani. Katulad ng puno ng kakao, walang bagyo ang nakapagpatumba sa mahigit 5 dekadang negosyo na Crispy Pata ni Kuya Raul. Mula ng taong 1968, home-based na raw ang kanilang negosyo. Madali lang itong hanapin dahil malapit ang kanilang bahay sa simbahan ng Santa Cruz, Marinduque. Pinakamasarap daw po na crispy pata dito sa Marinduque is yung kay Kaambupos. Authentic po kasi yung taste niya. So, nakatikim na rin naman po ako ng iba, pero iba po talaga yung taste ng Kaambo crispy pata. Ang sikreto ng kanilang negosyo, abay, araw-araw lang naman sila pumupunta ng palengke para sila mismo ang pumili ng pata na lulutuin. Effective nga naman dahil nakabibenta sila ng 15 to 20 na crispy pata kada araw. Kapag special na oksyon katulad ng Pasko, umaabot ng 90 na crispy pata ang nabibenta. Pwede, pwede yung pasalubong. Sarap. Sagad ng gambuto. Sarap. Malambot. Ang negosyo, minanap araw ni Kuya Raul sa kanyang mga magulang. Dahil daw sa crispy pata, nakapagtapos silang magkakapatid ng pag-aaral. Pero sa aking pag-aaral, hanggang magsiman ako, malaking tulong ito sa akin. Kasi diyan kinukuha ng pantustos niya sa akin sa parang araw at saka sa kuleyo. Ang bumuhay sa kanya noon, ang ipinangtataguyod niya rin ngayon sa kanyang pamilya. Galing Lucena Port, 3 oras ang biyahe ng Roro para marating ang isla ng Marinduque. At dahil napapalibutan ng tubig, island hopping ay isa sa mga pwedeng gawin kapag bumisit sa probinsya. Sa isla ng Maniwaya, higanting bantay ang sumasalubong sa mga biyero. Kilala ang probinsya sa Moriones Festival na ginaganap tuwing mahal na araw. Kaya naman pagdating nyo pa lang dito, bubungan na ang 20 feet giant Morion statue na ito bilang docking area ng mga bangka. Originally kasi, ang festival is yung pugutan. So yung pugutan, doon hinahabol si Longhino ng mga Morion at nagkakaroon ng kasayahan, maraming spectacle ang nangyayari. Bukod sa giant Morion statue, 15 minuto lang ang layo ng isa pang dinarayo ng mga turista. Nanabuo raw dahil sa bagyo at pabago-bagong panahon. Dati raw nakalubog sa dagat ang mga bato rito. Pero sa paglipas ng daan-daang mga taon at sa pagdaan ng libo-libong mga bagyo, unti-unting umangat ang mga bato at mistulang nagpatong-patong pa. Kaya naman tinawag itong sunong bato o tatlong nakapatong na bato. Kung siswertihin, pwede pang masolo ang isla tulad ngayon, all for free. Isa ring paboritong puntahan ang lulubog lilitaw na pasyalang ito. Pero nagpapakita lang daw siya tuwing 6 a.m. hanggang 9 a.m. Yan ang 1 hectare palad sandbar. Kaya para sa mga mapalad na makakaabot dito, silitin nyo na biyeros. Picture perfect naman daw ang makikita sa ilalim ng dagat ng Marinduque. Matagal-tagal na akong hindi nakakapag-scuba diving, biyeros! Ano kaya ang sorpresa ang nag-aantay sa akin? Hindi lalagpas sa 15 minutes ang biyahe ng bangka mula sa Torrijos papunta sa dive site natin.
Ilang minuto lang, ito ang natagpuan namin. Isang coral wall na sinasabing pinagdudugtong daw ang barangay Kagpo at malinaw ng Torrijos. Ganda ng na-experience namin sa wall. Lots of fishes for sure. Super rich corals that we saw apawikan. Ilang metro lang mula sa coral wall, iba naman ang natagpuan namin. Pero kayamanan daw ang matatagpuan ko rito. Nakikita mo na yung mga more than life size eh, dahil malalaki sila eh. Ano kaya ito? It's giving back naman to Mother Nature ang pinopromote sa resort na ito dahil sa kanilang Bambike, isang bike na gawa sa bamboo o kawayan. Pwede po silang magbike, which is located sa Laylay po, and maganda po ang sunrise viewing and sunset viewing po. Dahil din sa pinsala ng mga nagdaang bagyo, kaya hindi na nadadaungan ang Laylay Port. Pero nagkaroon naman ito ng bagong gamit, Beautiful Ruins, ikang. Sa halagang 100 pesos per hour, nakapagmuni-muni ka na, nakatulong ka pa sa kalikasan. Ilang minuto lang mula sa munisipyo ng Torrijos, ang isang diving spot na susurpresa sa mga biyero. Ang makikita sa ilalim, tila parang mga estatwa. Galing ba ito sa isang lumubog na bangka? Ang bawat estatwa, kasing taas at laki ng isang tao, pero parang nakaayos sila. Hindi ito Lost Treasures, Biheros, dahil ang mga statue sinadyang nilagay sa ilalim ng dagat. We go down to around nearly 20 meters deep. And then, yun, nakikita mo na yung mga more than life size eh, dahil malalaki sila eh. Yung mga sundalo, na which of course takes me back to kung bakit pinupuntahan talaga din yung itong isla na to, because it's very synonymous to the Moriones Festival. December 2019 nang inilagay sila rito para maging bagong tirahan ng corals at mga isda. Ang proyektong artificial reef ay sadyang ginagawa sa buong mundo. At ang Marinduque, katulad ng ibang lugar, ay apektado at naging biktima ng pag-iinit ng tubig ng ating mga dagat at pagbabago ng klima. Bakas pa rin pati sa ilalim ng dagat ang kalamidad na dinanas ng Marinduque. Pero marami mang pinadapa ng bagyo, mas marami pa rin naman ang standing strong. Anyone could have that idea, but sila talaga yung nag-execute. And it's such a brilliant idea to actually put statues there at gawing man-made corals. And I'm sure it's gonna flourish in a few years. It's gonna take some time, but at least everyone starts from something, diba? So, noong October 2023, nagdagdag din ang divers group na Cantilados ng 20 pa na Morion statue sa kanilang underwater museum. At marami pa raw silang balak idagdag dito. Astig! Ang Marinduqueño ay resilient. So sanay sa mga pagsubok ng buhay at sa mga taong nagdaan ay sadyang nilalabanan kung ano mang pagsubok, katulad ng mga kalamidad, mga bagyo ang dumaan sa aming lalawigan. Yon ay pagmamalaki naming mga Marinduqueño. Sa muli nating pagbisita sa tinigayang Puso ng Pilipinas, namula tayo sa mga kwento ng pagbangon at katatagan ng puso ng mga Marinduqueño. Sa gitna ng unos, umusbong ang kanilang pagbabayanihan, pagiging mapamaraan, at pagmamahal sa kalikasan. Sa lugar na ilang beses nang pinadapa ng dilubyo, saludo kami sa inyong patuloy na pagbangon.